kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Maliban sa punterya ng Senado, ang totoong pagkatao ni Bamban City Mayor Alice Go ay target din nila ang ugat kung bakit naging kontrobersyal at pinag-iinala ang espiya si Mayora ay dahil sa na-raid na pogo sa Tarlac kung saan ay nadiskubre na kumpleto ricados ang mga ilegal na aktibidad na ginagawa ng mga dayuhan sa loob ng pogo kung saan kinakaladkad ang pangalan ni Mayor Alice Go. Nakakalula ang ipinatayong opisina ng mga pogong ito dahil daig pa nila ang tinitirhan ng presidente sa Malacanang sa ganda ng kanilang pasilidad. Wala naman itong problema dahil pera naman nila ang kanilang ginasta. Pero ang napakalaking tanong ay bakit tila pang sindikato ang disenyo ng kanilang pogo? Valued at over 40 million pesos per villa. May wine cellar, itong state-of-the-art kitchen, pati toilets. At ang laking gulat ko ay entrance papunta sa isang underground bunker at a maze of tunnels. Ang tanong, bakit may bunker, bakit may tunnels? Why would a registered pogo conducting legal activities need these? Nakakabobo lang talaga dahil kahit ilang beses nang may nakuhang ebidensya ang ating mga otoridad sa mga pogong ito, ay hindi pa rin ito matigil-tigil at may mga nag-ooperate pa rin. Kahit mismo ang mga senador na ang nagsabi na ginagawa lang tayong mga tanga ng mga dayuhang ito dahil untouchable sila bunga ng kanilang mga ibinabayad bilang proteksyon sa korap na may mga katungkulan sa gobyerno. Makikita natin na walang kabutihan ang dinadala ng pogo dito. Bagkus, ginagamit lang yung quote-unquote legitimate license nila para lokohin tayong lahat. At kung tutusin, itong anim na raids, anim na panloloko to eh. And forgive me for this word, parang ginagago na tayo, Madam Chair, dahil binabandera nila yung legitimate na license na nakukuha nila sa PAGCOR. So dapat na talagang itigil ang pogo dahil ang kinakatukutan natin ay nandito na. Na alam nila gumamit ng pera, suhol, lagay para maproteksyonan sila sa kanilang operasyon dito sa ating bansa. May nakulong na bang incheck na illegal na nag-operate ng pogo? Siyempre wala. Kahit na matindi ng mga illegal nilang pinagagawa katulad ng human trafficking, kidnapping, prostitusyon, pang-iispiya at money laundering. Nananatiling tanga ang Pilipinas para patuloy na magpagago sa mga ginagawa ng mga dayuhang ito. Tadad ng mga kriminal ang loob ng pogo sa Tarlac. Dahil mismo ang gobyerno nila sa China ang siyang nagkumpirma na ang mga taong ito ay wanted sa kanilang lugar. So ito nga po yung minention ni Senator Gatchalian. The Chinese embassy informed us that in that particular zone, Yuan Technology are 6 fugitives from their territory. Can we proceed, please? Okay. And another Taiwanese national who is also a fugitive from the Republic of China. So bali ito po ang fugitives sa loob ng Zone U1. Incidentally, doon din po sa Smart Web Technology, meron din po tayo mga fugitives. Doon din po sa iba pang mga nakikita natin, parang common thread po siya. Ang offshore gaming na ipinagbabawal sa China ay siya namang bukas palad na tinanggap ng ating pamahalaan. Noong nakaraang administrasyon, rason para magganda letse-letse na ngayon ang ating sitwasyon. Gustong idiin ng mga senador si Alice Go na may kinalaman sa pogo base sa mga dokumento na may sarili nitong lagda. Pero hindi papahuli ng buhay si Mayora at may sagot ito sa kung ano lang ang kanyang partisipasyon. Pwede nyo bang ikwento paano naging transition nyo from farming to pogo? Your Honor, wala po ako sa pogo. Hindi po ako involved po sa pogo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo, correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, paki-flash nga, nakasulat doon, applicant eh. Your Honor, bilang incorporator po ng Baofu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa loan po.
Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hong Kong Sheng, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hong Sheng po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po, kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, but pero doon sa resolution, klaro po, it's Hong Sheng eh. Hindi po Baofu. So, pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hong Sheng po. Paano po nangyari na ang applicant is Hong Sheng, represented by you? I would assume kayo po yung kayo po ba ang pumunta sa Sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hong Sheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Matindi ang hawak na ebidensya ng gobyerno sa aktibidad na money laundering ng mga dayuhan na nasa Pogo. Kaya itinanong ito ni Senador Risa Ontiveros kung alam ito ni Alice Go. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon to sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. Wang Ziyang, mismong ang imbahada na pala ng China ang nagpadala ng request sa PAHOK para arestuhin at pabalikin sa China si Wang Ziyang dahil sa mga kaso nito, pero sadyang madulas ito. At aminado ang PAHOK na hirap silang mahuli ito dahil pareha ni Alice Go. Ito ay sumasakay din ng helicopter para mag-travel. Ito po ang mukha ng big boss nung Sun Yuan, si Wang Ziyang. Siya po ay mayroong tatlong pasaporte at ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Ziyang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China at may passport po ng St. Kitts. At siya po ay fugitive, meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration, sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Wang Ziyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Imposible para kay Senador Risa Ontiveros ang rason ni Alice Go na hindi niya alam kung taga saan ang mga dayuhang nangungupahan sa kanyang propiedad. Hindi lang pala basta-basta ang mga dayuhang ito dahil ayon sa nakalab na report, sila daw ay miyembro ng matinding sindikato, kaya napatanong ang senador kung si Mayora ba ay miyembro din kaya nito. Alam niyo po ba na ang kasama niyo sa Baofu ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba ay kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga Fujian sila? Hindi ko po alam taga Fujian sila. Ang alam ko po si Wang Ziyang, hindi po taga Fujian eh. Taga somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Wang Ziyang. Fujian Gang. Miyembro kaya o protektor si Alice Leal Go? Kilala ang mga sindikatong ito sa buong panig ng mundo. Sila ay nagmula sa Fujian Province sa bansang China. Notorious sa mga gawaing ilegal ang grupong ito, kagaya ng money laundering na siyang nagparami talaga sa kanilang pera. Bilyones ang transaksyon na nagagawa nila sa money laundering. Ayon sa mga nakakaalam sa mga miyembro ng gangs na ito, ang bawat miyembro daw ay kilala sa pagkakaroon ng mga mamahaling kagamitan. Halos lahat daw ng mga sinusuot ng mga miyembro nila ay mamahaling gamit. Ultimo chinelas ay Hermes. Paborito raw na dalhan ng pera para ma-launder ng mga sindikatong ito ay ang mga kasino at nightclubs. Kaya hindi nakatakataka na ang Pogo ay ang paboritong gawing tulay ng mga sindikato para makapag-launder ng pera. Dahil sa Pogo ay nakilala ang Pilipinas na isa sa mga nasyon kung saan nagmumula ang matinding scamming. Kahihiyan at problema ng gobyerno ang Pogong ito, pero mapahanggang ngayon ay hindi pa rin nila maubos-ubos na mapasara ito. Dalawa ang problema ang kinakaharap ngayon ni Alice Go. Ito
ay ang aligasyong siya ay involved sa Pogo. Ganon din ang katotohanan ng pagkatao nito. Dismayado naman si Civic Leader Teresita Angsi sa nangyayaring hearing sa Senado dahil nagmumukha na raw itong zarzuela. Hindi pabor si C sa estilo ng mga senador sa pagtatanong kay Alice Go kung saan ay napunta na raw ang mga tanong sa kung ito ba'y nagkaroon ng boyfriend, mga mamahaling kotse na ginagamit nito at kung ano-ano pa. Dahan-dahan daw na nagkakaroon ng anti-China at anti-Chinese narrative ang nangyayaring investigasyon. But now, naging sarsuela. I mean, it's very irritating to see our senator with so many national problems going below decency and digging out dirt, digging out about boyfriend, mga kasambahay, and all these things. Talking about the citizenship, about kasambahay, news about her lifestyle, and all this tearjerker, mga drama and sarsuela, ang tawag ko dyan, ano? Deliberate ba na nilihis? I do not know, no? But I'm concerned because suddenly the Pogo disappeared from the investigation. Suddenly it went into talking about her lifestyle and then asking her to speak in Mandarin and in Hokkien. What for? Matapas siya mag-Tagalog. Ang galing ng Tagalog niya, ng Filipino niya. But you are questioning if she is Filipino or not. Ngayon, pinagsalita ninyo ng Hokkien at Mandarin. Kung matapas siya mag-Hokkien at Mandarin, sasabihin ko, conclude ba ninyo na Chinese siya? Kailangan mo ba ng isang lugar na mapagtaguan ang iyong pera, alahas, dokumento at kung ano-ano pang mga importanteng bagay? Kailangan safe ito, hindi mananakaw, hindi mababasa at hindi masusunog. Kaibigan, kailangan mo ng ganito, isang steel safe box. Gawa sa purong bakal, maganda ang pagkadesenyo, suave lang ang pagbukas at pagsara. At higit sa lahat, ligtas sa mga importanteng bagay na ilalagay mo. May tatlo pang kulay na mapagpipilian, black, white at gold. Orderin mo na ito, kaibigan, bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Hanggang saan kaya dadalhin si Mayor Alice Go sa hearing nito ng Senado? Matutulad lang kaya ito sa mga nagdaang mga hearing na wala naman palang nangyari? Maliban sa maraming korap sa ating gobyerno ay mahina rin ang ilang batas na meron tayo. Lalo na ang pagpapatupad nito. Ikaw, handa ka na bang tanggapin na malulusutan ang lahat ng ito ni Mayor Alice Go?